Hey guys, may bago po akong project. Ito po yung 3-bedroom residential building. So, ayan po. Hey guys. Sabi ko nung una kong vlog na isa po akong electrician. So, ito yung una kong vlog na nag-i-install kami ng electricity. So, itong mga kasama ko, ito yung dalawa kong estudyante na maasahan ko. So, kasama ko sila sa aking project. Ito naman yung dati kong estudyante. College na siya ngayon sa kursong BS Electrical Engineering. So dahil linggo ngayon, sideline muna siya. So ayan. Siya yung dati ko talagang partner sa mga project ko sa electrical. Ngayon medyo busy siya kasi mahirap nga talaga yung kurso niya. So, minsan na lang siya nakakasama ko sa project. So, una talaga namin ginagawa yung pag-fix ng mga boxes. So, after that, yung tubo naman. Ayan. So, bago namin ilagay yung tubo, may wire na para mabilis. So, ayan yung panel board naman. So, ayan. Pag ikaw ay isang electrician, so, kailangan marunong ka rin mag ayan, plastering. Roughing in activities. So, kasama yan sa trabaho namin or not, ng mga electrician. So, itong utility box na sira ito kasi medyo napersa ng aking mga alalay. So, ayan. Niretouch ko. May mali. Masyado makadlaw lang ko. Katawan lang, kapin. So, kailangan yung boxes, o yung box, o lahat ng boxes ay nasa, na label. Kasi pag hindi ito na label, yung mga convenience outlet or switches natin, hindi rin pantay o hindi rin label. So, kailangan sa box pa lang, label, labelado na kagad. Kita suruh. Okay.
Kus mo yan yung black. Para patas. Yan, may katagalan talaga pag gumawa ko dito ako sa panel board kasi gusto ko kasing malinis. Yan, sila nag napinger lang lagay na ng switches saka convenience outlet. So ako naman medyo matagal-tagal talaga dito sa panel board kasi gusto ko talagang malinis or hindi magulo. Nutrition sa balat. Service entrance plan na tapos ko. Yung taas ay live. Yung sibaba naman. Yung Ano itakda niya? Either wala ito ng ano? Panawa ng diagram. Yung mga estudyante ko kasi hindi pa naka-experience ng ano, magkabit ng special purpose outlet or SPO for aircon. Kaya nagtatanong kanina. So ayan, tapos na. So ito yung main breaker. 60 ampere. And drive neutral. Ito naman yung convenience outlet na dito sa kabila. 20 ampere. Ito naman yung para sa welding machine dun sa labas. Nasa 40 ampere po ito. Ito naman 15 ampere para sa ilaw. May 10 ilaw. Ito naman convenience outlet din sa kabila sa mga kwarto. 20 ampere. At ito naman para sa SPO, special purpose outlet, aircon. Medyo malaki-laki yung panel board natin kasi walang available daw. Ito yung mga wire na ito. Spare po ito for future purposes. Nilagyan ko na kagad para sa sunod. Isa lang nalang nila sa breaker. Ayan, so maraming spare kasi may kalakihan talaga yung panel board na binili. Ayan yung mga switches. Ayan,
yun yung convenience outlet ko. Yan yung special purpose outlet para sa aircon. Wala pang aircon pero may balak sa susunod. Sakto mag connection niya sa baba yung switches. Yeah. Standard po siya. Nasa 120. 120 yung taas. Yan, para kahit bata makakarating makakabot. Yan yung distance ko mula pintuan para mabilis kong mabilis mahawakan yung switch. Kita. Ito naman para sa welding machine kasi may welding machine sila. Dito sa labas. Forget na. Yan yung gwapong estudyante. Matanda. So yan na. Tapos na. May cover na. So yan may yan. Branches. Distribution pa. Makikita dyan. So ayan. Tapos na lahat. Natapos namin ito ng 5 days. Kasi may trabaho din ako. Sila lang din yung gumagawa dito. So medyo matagal. Kasi bago lang din sila. So maraming maraming salamat guys sa panonood. So sana sa susunod pang mga vlog ko ay andyan pa rin kayo nakasuporta. And maraming maraming salamat.